Preparedness. Kami po ay DILG's Vice Chair for Preparedness. Ibig sabihin po lahat ng kabahagi ng DILG. Hindi lang po ang PNP, hindi lang po ang LGU, hindi lang po ang BFP, BGMP na pinapabantay. More importantly po, yung ating mga local officials. Take the listo checklist seriously. Checklist na po yun eh. So kailangan pag may warning, may checklist tayong binigay para sa mayor. May checklist tayong binigay para sa chief of police. At kailangan yung chief of police, alam niya rin dahil ang chief of police dapat ang gumagawa ng preemptive evacuation plan, sinasubmit ng mayor at dapat, mayor, pinag-aralan yan bago mo aaprubahan yan. Kailangan po natin seryosohin yon. Ang experience po namin sa Nueva Ecija, dahil sa checklist. Sa Compostela Valley, bumagsak po yung lupa, napakalaking volume ng lupa, ang daming namatay. Wala pang listo checklist noon. Ngayon po, may listo checklist at natutuwa ako sa mga alkalde doon pag makulit sila sa amin. Ibig sabihin, nagtatrabaho sila bago dumating. Ang bumagsak na lupa po sa Laur, sa Gabaldon, doon sa Nueva Ecija, triple po sa volume na bumagsak sa Compostela Valley. Pero walang namatay. Walang namatay. Triple ang volume na bumagsak lupa't bato sa Nueva Ecija kesa sa Compostela Valley na napakaraming namatay. Bakit? Paghahanda ng ating mga alkalde,
paghahanda ng LGUO, paghahanda ng Chief of Police, at paghahanda doon sa BFP. Sa Benguet, anong leksyon po doon? Hindi alam ng Chief of Police kung ano ang preemptive evacuation plan. Ito po ay bunga ng resulta ng inimbestiga natin ang PD doon. Ibig sabihin, bago mag-assume yung isang Chief of Police, mag-aral at seryosuhin. BFP, ganun din. Napaka-importante po, leadership ng alkalde. Leadership plays a very important role sa listo. Kaya po, gaya ng sinabi ko, triple ang volume na bumagsak sa Laur, doon sa Gabaldon, wala pong namatay. Dahil ang ating mga alkalde doon, sineryoso ang listo checklist. At alam naman po natin dito, sa Northern Samar, sinubukan natin, tumawag, biglang naging nagbago ang takbo ng bagyo, pero siguro kung palagi po tayong handa, mas mabilis ang ating mobilization at kailangan pinapractice po yan. Pinapractice po yan. May simulation tayong ginagawa dapat sa local government. Nagte-tabletop kami doon sa NDRMC, dapat ginagawa din po ito sa local level. At naghahanda na po kami ngayon sa Local Government Academy kung sino man ang mapili ng mga bagong ma-re-elect man na local chief executive after the May 2016 election, magti-training tayo at hindi pwedeng sabihin matagal na akong mayor. Hindi, lahat, obligado. Kailangan po tayo mag-aral ulit dahil nag-iiba ng takbo ng mundo brought about by climate change. Tanggapin natin, we have to adapt sa gusto at sa hindi. May bagyo araw, taon-taon na darating sa atin at dapat handang-handa po tayo. So, yan po ang pakiusap natin. Pag may warning, check, i-check nyo yung listo, checklist nyo. Pati na battery doon, nakalagay na. May megaphone ka ba? May battery ka ba? Ganun na po ka detalyado yun eh. So, kailangan po inaaral natin at we're trying to source. May mapa na po saan ang landslide-prone area. Nakikipag-usap kami sa NOAA sa bawat barangay. Susubukan po namin kumuha sa kanila. May soft copy ito para malagay po sa barangay. Color-coded po. Napakadaling intindihin. Sa walang kulay, ibig sabihin doon safe tumira. Pag nasa kulay po sila, yun ang babantayan ng ating local chief executive at panawagan para maiwasan po, mabiktima sila ng landslide. Sinusubukan po namin i-source ngayon yun sa UP para maibigay po sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Maraming